Hello guys! Welcome sa ating channel! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! What's up guys? Kamusta po kayo? Welcome back sa ating channel. Pasensya na po at ngayon lang ulit ako nakapag-upload kasi medyo naging busy nitong mga nakarang araw. Kasi halos 3 days ay nag-celebrate ng New Year dito sa Israel. So yes, magkaiba po ang calendar ng Jewish at nating mga Kristiyano. So sinusunod nila based sa Bible. So meron silang Jewish calendar na tinatawag. If ever na gusto mong mag-apply dito sa Israel as a caregiver, meron po akong video na ginawa kung paano kayo makapag-apply via government-to-government application. So ito po ay pinaprocess sa ng POEA. So in this video, i-share ko naman po sa inyo yung about sa mga experience ko sa OF Bank or yung Overseas Filipino Bank powered by or owned by Land Bank of the Philippines. So may mga nagtatanong sa ating comment section kung gaano daw ba katagal ma-activate yung kanilang account after na mag-register sa OF Bank. So based po sa aking experience, halos 12 hours lang po ay activated na yung account ko kasi ginawa ko yun dito is Israel time gabi, tapos kinabukasan pagising ko is meron ng email from Land Bank na activated na nga yung account ko at ayun, mabilis lang siyang na-activate. And then pagka-activate niya is pinasahan ko agad ng 100 pesos from GCash to OF Bank. So na-try ko is real time siya pong pumapasok kasi may nagtatanong na kung gaano daw ba katagal pumasok yung amount or yung pera sa OF Bank. So real time po siyang pumapasok from GCash to OF Bank, from BDO and from Union Bank. At based naman po doon sa remittance center. So ang ginamit kong remittance center is yung World Finance ko. Mabilis lang din pumasok yung pera sa aking OF Bank account. So minsan po depende rin po yan sa remittance center na pinagpadalahan nyo ng pera kung gaano katagal nila ma-process yung bank deposit na inyong ni-remit sa kanila. So, pero sa experience ko nga po is ganun lang, mabilis lang. So, another thing is kung gaano daw ba kabilis mag-transfer ng pera from OF Bank to another destination account, another bank account. So, na-try ko na po yung OF Bank to Union Bank, OF Bank to BDO, OF Bank to Coins PH, OF Bank to GCash. At lahat po ng experience ko doon ay real-time namang pumasok sa mga account na yon sa aking pag-transfer at may mga video po ako niyan. So, yung pong mga nagtatanong kung bakit daw hindi pa-activated yung kanilang fund transfer, paki-email po or paki-follow up yung customer service ng OF Bank para malaman po ninyo kung ano ba talaga yung problema, bakit hindi kayo makapag-transfer ng pera. Pero based on my experience, isan ay nag-error pero inulit ko naman ng 3 times sa Coins PH kasi nga yung Coins PH ko kasi is Israel number, yun pala dapat kailangan is ang papasahan is yung Philippine number sa Coins PH para pumasok yung pera. So na-try ko siya sa Coins PH ng asawa ko at pumasok naman mabilis lang sa kanyang Coins PH kasi Philippine number yung kanyang Coins PH account. So yun yung aking naging problema sa OF Bank to Coins PH. Pero the rest po ay mabilis at real time po yung pag-fund transfer sa ibang account. At na-try ko na rin po yung from Land Bank mismo to OF Bank account na fund transfer o online banking transfer. So merong nag-send sa akin na pera from Land Bank. So Land Bank yung kanyang application to my OF Bank account at real time ko pong na-receive yung pera na sinend niya sa akin. So okay din po yung from Land Bank to OF Bank. Para naman po dun sa mga kababayan nating nagtatanong na bakit hindi sila makapag-register or wala pa silang na-receive ng OTP gamit ang kanilang number sa abroad or international number yung gamit nila sa pag-register ng OF Bank. So dati po ganun din po yung experience ko sa aking pag-register sa OF Bank. Sa aking number, hindi ko nare-receive yung mga OTP. Pero after ng ilang months, ay na-try ko ulit mag-register at successful. Kaya nga, meron akong OF Bank account na ginagamit ngayon. So, dahil nga bago pa lang yung system at
ina-update pa nila or ina-upgrade pa nila or mas inaayos pa nila yung system. So, sa mga bansa po na hindi pa agad-agad nakaka-receive ng OTP, siguro intay-intay muna kayo para once na maging okay na yung system ng OF Bank ay makaka-receive na rin kayo ng one-time PIN or yung OTP sa inyong international number. Isa sa mga nagustuhan ko sa paggamit ng OF Bank application or OF Bank mobile app is meron silang mga promo or merong limited time or merong time talaga na may promo sila na yung transaction fee is waived or free of charge kapag mag-transfer ka from OF Bank to other banks or other accounts. So kapag ganun, kapag nakita ko na free of charge, so ang ginagamit ko is yung OF Bank pag magta-transfer ako sa ibang account kasi sayang din yung 25 pesos every transaction kapag magta-transfer ka sa ibang bank. So ano yon, tipid tips para sa ating mga OFW. Pero after ng promo period nila is meron din silang transaction charge. Kaya ano din tayong mga kababayan na nagtatanong, paano daw ba kapag na-block yung kanyang OF Bank account? So minsan po kapag nag-login kayo at 3 times na mali yung in-enter yung username or password at hindi kayo naka-successfully log in at nakatatlong attempts na po kayo, ibig sabihin mabablock po yung account nyo. So once mablock po yung account nyo, ang gagawin nyo lang po is kontakin nyo agad ang customer service ng OF Bank kasi sila lang po yung makatulong sa inyo para ma-process at ma-unblock or ma-unlock yung inyong account para magamit mo ulit yun at ma-open mo ulit, makapag-login ka. Para iwas hassle, at kapag nakadalawang attempts na po kayo at hindi kayo nakapag-login, i-stop nyo muna, huwag nyo munang i-try ulit na mag-login kasi pag naka 3 times nga ay mabablock po yung account nyo. So, bago ko tapusin ang video na ito, ay gusto ko muna mag-shoutout. Hello sa aking kapatid sa Beauty Farm Diary. Please support and visit and please subscribe nyo po yung channel, Beauty Farm Diary. At ganun din po sa aking classmate nung high school. Hello kay Myla Ayatona. So, Myla A yung kanyang YouTube channel. Please subscribe nyo rin po yung kanilang channel. So, thank you so much po sa inyong pag-support. Sana ay nakatulong ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much! Hanggang sa next video! Bye!